Meron din mga atletang nagbigay ng karangalan para sa bayan naman. Sila ang nagpakita sa buong mundo ang galing ng Pilipino sa sports. Ang ating mga Olympic athletes na pinangungunahan ng ating first ever Olympic gold medalist, Hidilyn Diaz. Nung pumutok ang balitang natalo ni Hidilyn ang mga atleta ng China at Kazakhstan sa women's 55-kilogram category sa weightlifting, inula ng papuri mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang Zamboanggenyang 30-year-old Olympic weightlifting gold medalist. Kasama na ang buong community ng Salle-College of Saint Benilde, ang kanyang alma mater. Ako, makita ang family ko at excited na akong ipakita sa inyo ang medalyang nanalo. Napanalunan ko nung isang araw at naipakita na kaya natin mga Pilipino. Miss na miss ko na ang Pilipinas at mahal na mahal ko ang Pilipinas. So I'm really proud to represent Pilipinas. 97 years na mula nang unang sumali ang Pilipinas sa Olympics noong 1924 sa Paris, France. Pero sa 1928 Amsterdam Summer Olympics pa unang nakamit ng ating bansa ang kauna-unahang Olympic medal ng manalo ng bronze si Teofilo Ildefonso sa men's 200-meter breaststroke. Nabiyayaan pa ng bronze at silver Olympic medals ang Pilipinas sa athletics, boxing at swimming. Pero maila pa rin ang gold medal sa ating mga atleta. At sa wakas, nagbunga ang dedikasyon ng ating mga atleta. We are proud to present our Olympic medalists at the Tokyo 2020 Olympics. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakakuha ang Pilipinas ng higit sa isang medalya sa magkaibang sports. Unang nangyari ito noong 1932 Los Angeles Olympics, kung saan nakauwi ang Pilipinas ng free bronze medals para sa athletics, boxing at swimming. Ang ating mga Philippine Olympic medalists, simbolo ng pag-asa na kahit anong laban ang ating hinaharap, kayang manalo ng Pilipino. We are proud to say that Hidilyn Diaz is part of the NCAA community, being a scholar of De La Salle College of Saint Benilde. Kaya today we are celebrating her victory dito sa Rise of Stronger. Kasama natin ngayon ang Head of Sports, Varsity and External Relations ng De La Salle College of Saint Benilde. Nandito si Sir Manuel Dax Castellano. Si Dax! Hi Martin, thank you for having me here. How are you? I'm good. Makakasama natin, ito, very honored, ang mother ni Hidilyn na si Mrs. Emelita Diaz mula sa Zamboanga via video call. Hi, Mommy Emelita, kamusta kayo? Maraming salamat po sa pagsali sa amin dito ngayon. Kamusta po? Kamusta kayo? Mabuti naman. Siyempre, nagpapasalamat kami. Talagang si Hidilyn nakakuha ng gold sa Olympics. Talagang buong bansa nag-celebrate. Ikaw, ano naman yung naramdaman nyo tsaka ng buong pamilya ninyo nung nanalo na siya? Siyempre, sobrang masaya kay namanalo si Heidi sa first medalist Olympics sa ating bansa. Marating karangalan sa ating bansa. Tama, totoo. Kasi totoo. Unang Olympic gold medalist ng Pilipinas after almost 100 years sa Olympics, di ba? Yes. Kung umuwi na siya dyan, ano yung pagkain iahanda nyo para sa kanya? Asaw lechon, sir. Lechon! Sarap naman! Sarap! Ang sarap naman! Ilang lechon ba? Gold medalist to, Mami! Ilang lechon ang iahanda? Isa lang, sir. Ay, isa lang? Isa lang kami meron. Pero kanya lang yan. Sige. Pumunta naman tayo kay Sir Dax. Nakasama rin natin dito sa studio. Sir Dax, 2017, nabigyan ng scholarship si Hidilyn to be a bona fide CSB student. Tapos nag-lowa siya pagdating ng 2019 to prepare for the 2020 Tokyo Olympics. Nung napospon yung Olympics, nag-exert pa rin siya ng effort. Yeah. Kasi nag-online classes pa siya, nag-enroll siya. In between trainings, uma-attend siya ng mga klase ninyo. Ano ba klaseng estudyante? In your experience lang yung mga naririnig mo sa mga prof niya, anong klaseng student po si Hidilyn? Actually, she joined, I think, 2016 and she took up a BSBA major in business management. And I've heard that she has good grades. She's doing well in Benilde.
imagine, you know, very busy schedule kasi kumbaga bago yung Olympics, may SEA Games preparation pa yan. Correct. So talagang napapagsabay niya. Oh, yes, oh. That's true. Kaya in a way, and so mapaproud ka rin talaga sa kanya, no? Despite of practices and yung training niya, nasabay niya. So that's a true student athlete, diba? Parang it's not all about playing or practicing, it's about also studying and finishing your school as well. That's right. Sir Dax, what do you want the student athletes na pati na rin yung mga working students na matuto nila kay Hidilyn? What do you want them to learn from her? For me, the biggest lesson here for Hidilyn is hindi niya lang binigay yung best niya. He was able to do what's right, to do what you're supposed to do. It's easy to say kasi minsan na I've done my part, ginawa ko yung best ko kasi pero importante is ginawa mo ba yung tama? Ginawa mo yung kailangan mo gawin for this to reach your goal, reach your objectives. On behalf of the entire CSB community, De La Salle College of Saint Benilde community, ano po yung mensahe nyo? Kasi syempre, you know, she didn't only represent the Philippines but in a way also represented CSB on the biggest stage sa buong daigdig. Anong mensahe mo sa kanya? We are really proud of her, especially the College of Saint Benilde community, and continue to inspire student athletes. Really, hindi lang sa larangan ng sports, pero sa academics as well. So we're here to support her all the way. There you go, and I'm sure she is such an inspiration. Anong mensahe mo, Mami, kay Hidilyn na dun sa lahat ng sumuporta sa kanya? Maraming salamat sa mga sumuporta sa kanya, lahat ng tao, at saka... Yeah. I'm sure talagang very grateful, pati yung pamilya ni Hidilyn. Talagang nakasuporta buong Pilipinas sa kanya. Mami Emelita, salamat po sa pagsali sa atin today dito sa show. And congratulations ulit sa pagkakapanalo ni Hidilyn. Up next is...